So magandang araw mga kababayan, ako po si Takay Romeo Moto at welcome sa aking munting channel. So sa vlog na ito ay pag-uusapan po natin itong napansin ko sa interview ni Bongbong Marcos kanina kay Miss Maharlika. At saka ano ba yung mga bagay na meron si Sara Duterte na wala kay BBM at posible na ito ang maging dahilan para matalo si BBM next year sa eleksyon kung sakasakali na maghaharap bilang presidente si Sara Duterte at saka si BBM. So ito po, pag-usapan po natin. So mga kababayan, kung napapansin nyo po, sa mga dating interview ni BBM at hanggang ngayon naman, ay malinaw ang stand ni Bongbong Marcos na nakikiramdam muna siya bago siya mag-announce kung tatakbo ba siya bilang presidente. Siyempre, maraming nagsasabi, ina-advise na ako, sige, magdeklara ka na, magproklama ka na, sabihin mo na para mahabang maaga, ganun-ganun. Pero maraming, since in-advise na ako na ganun, ang daming nangyari. Kaya mabuti na lang hindi ako hindi sinabi ko hindi, magantay tayo hangga't maaari para makita natin kung ano ba talagang development. At nabanggit niya rin po sa mga dating interview na ready na talaga siya maging presidente. At 'yan talaga ang tina-target niya, ang maging presidente ng Pilipinas next year. At this point in time po ba decided na kayo kung anong posisyon ang tatakbuhan ninyo? Well, sa ngayon, I mean, yung galaw ko is to run for the presidency and then of course, yun ang aking ginagawa. At mga kababayan, ito lang, opinion ko lang ito mga kababayan. Yung isang tao na talagang pinapakaramdaman talaga ni Bongbong Marcos ay si Sara Duterte. Kung tatakbo ba bilang presidente si Sara Duterte at doon magdi-decide si BBM kung ano ang tatakbuhin niya, kung ano ang lalahukan niya next election. The Davao Group has to come to a decision yung mga kung ano yung kanilang ginagawa. This is something because syempre sila ang prominent political players ngayon na kailangan natin tignan. Syempre ako BBM supporter ako. Syempre ako personally ayokong maging presidente ang isang taong hilaw pa sa politika, unexperienced at hirap magsalita. At syempre, mas lalong ayokong maging presidente ang isang tao na nakilala lang dahil sa anak siya ng presidente ngayon, na ito nga po si Sara Duterte. At ito naman mga kababayan, ayon ito sa mga kinikilos ni Sara Duterte noong mga nakaraang araw, talagang posible talagang tumakbo siya bilang presidente. Ewan ko ba kung bakit niya gagawin to, ewan ko talaga. Ito yung mga kinikilos ni Sara Duterte ha, yung pagbuo niya ng isang partido na ito ay ang hukbo ng pagbabago. At bukod dito sa pagbuo niya ng isang partido na to, ay nakikipag-usap pa siya sa ibang political party at sa mga ibang politiko. At mga kababayan, pati yung mga signage na yan na run Sara run, na kunwari wala siyang alam, I doubt para sa akin may alam siya dito. Ewan ko ba? Itong mga bagay po na to ay indikasyon po na talagang posible or talagang gusto rin talaga maging presidente ni Sara Duterte. So yung point ko dito mga kababayan, kung makikita nyo po talagang malakas talaga sa mga survey si Sara Duterte at dito po natin mapapatunayan na ang mga Pilipino is hindi pa rin nakakawala sa ganong klaseng mentality na pagiging panatiko sa isang politiko. Mga kababayan, wag po natin tingnan ang pagiging panatiko natin sa isang politiko. Tingnan po natin yung track record, tingnan po natin yung plataforma, at tingnan po natin yung experience. Okay, so ano bang meron si Sara Duterte at wala si BBM? So ito yung pag-uusapan natin. So una, supporter. Siyempre si Sara Duterte, meron na siyang solid na supporter. Ito po yung mga kulto ng DDS. So itong mga DDS po na to, talagang Sara Duterte talaga to. Wala silang pakialam kung ano bang plataforma ni Sara Duterte. Wala silang pakialam kung uutal-utal ba magsalita si Sara Duterte. At wala silang pakialam kung unexperienced si Sara Duterte. Para sa kanila, kahit anong mangyari, Sara Duterte talaga sila. O ito, samantala si BBM naman po, pagdating naman sa supporter, syempre, meron din po si BBM yan. Si BBM din po ay may mga solid din pong itong taga-suporta. Ito po yung mga loyalista, ito po yung mga BBM supporter na katulad ko, at syempre yung mga matatalinong Pilipino na naniniwala kay BBM. At ito pong mga supporter po ni BBM ay talagang established na. Kumbaga andyan na, nakaset up na.
Bukod dyan, may mga chapters na rin po yung mga BBM supporter. Itong mga loyalista po na to. From Luzon to Mindanao, meron po talagang mga grupo na BBM supporter at may mga leaders din po itong mga grupo na to. So nandyan yung MPR, andyan yung MBMA, andyan yung TSOM, so andyan yung BBM for Youth Crusade. So ang dami po niyan. So pasensya na kung hindi ko nabanggit lahat dahil sa sobrang dami. So kung ikukumpara po natin sa mga ibang politiko na gustong maging presidente next year tulad po ni Lacson, tulad po ni Pacquiao, ni Lenny Robredo, na bubuuhin pa yung mga grupong, yung mga supporter nila at gagawa pa ng mga chapter. Kay BBM po, hindi na po kailangan gawin yan dahil andyan na po yung mga grupo na naniniwala kay BBM para maging presidente. Andyan na, nakabuo na, ready na. So pagdating po, BBM at Sara, paras po silang meron na pong solid supporter at nakasetup na. Samantalang itong iba na si Lacson, si Manny Pacquiao, si Lenny Robredo, kung tatakbo yung mga yan, pati na rin itong si Isko Moreno, hindi pa established yung mga supporter nila. So dito po, pagdating po sa supporter, patas po ang laban para sa akin. At para sa akin nga po, mas marami pa rin po talagang loyalista kumpara mo sa mga kulto ng DDS na to. Mas marami pong loyalista para sa akin at marami din pong BBM supporter. So pangalawa, social media. Pagdating po sa social media po mga kababayan, andyan po yung keyboard warrior at mga vlogger. So syempre po, itong mga DDS po na to, may mga vlogger na po ito at talagang hindi lang basta-basta vlogger, malalaking vlogger talaga itong mga to. Syempre nandyan si Banat Bay, andyan si Jam Magno, andyan si Badong Arateles, ewan ko, andyan si Chairman Boy Mejorada, andyan si Ninyo Barsaga, andyan si Mr. Rio na Bugok, at ang dami pong DDS vlogger. Pero po, pagdating po kay BBM, may mga vlogger na rin po si BBM. Actually po, andyan po si Sangkay Janjan, andyan si Maharlika, andyan si Pwede Lee, andyan si JDB. So, syempre ako, andito ako, extra ako, kasama ako dito. Andami pa si Reaction TV, si Bagtit, si Ayon Rock. Meron namang malalaking vlogger si BBM. Si Sangkay Janjan pa lang, actually almost a million ating subscribers nito. Pero pinupunto ko po dito mga kababayan, pagdating po sa social media, magiging patas din po ang laban dito, BBM or Sara. Pero yung malungkot po dito, yung ibang politiko, tulad po ni Pacquiao ulit, ni Ping Lacson, ni Lenny Robredo, at saka siguro si Isko, na ngayon po, wala pa po silang mga vlogger. Actually, si Isko meron na eh. Meron ng, siguro I think mga tatlo or lima, may mga vlogger na si Isko na nakaready. Pero pagdating kay Lacson, pagdating dito kay Lenny Robredo, so andyan yung mga trolls. Kay Lenny Robredo, andyan na yung mga trolls ng mga dilawan. So medyo mahina pa yung mga yan eh. So yung pinupunto ko po dito mga kababayan, pagdating sa social media, BBM or Sara, patas pa rin po ang laban. So ito yung medyo komplikado ng konti pagdating sa political allies. Ito, masasabi natin na yung solid north, talagang solid talaga yan. At syempre, pagdating sa mga Duterte, andyan yung south. Pero ito ha, ako nagiging honest lang talaga ako. Pagdating sa political ally, talagang lamang talaga si Sara Duterte dito dahil sila yung nakaupo sa posisyon. Ganyan naman talaga yung politika sa Pilipinas eh. Kung sino nakaupo sa administrasyon, kung sino nakaupo sa palasyo, dyan po kumakapit yung mga kapit-tuko. So, it's hard to say and I'm trying to be honest, pagdating sa political allies, lamang po ang mga Duterte dito. At ito din po yung binabanggit ni BBM na pagdating po sa politika, kailangan mo talagang meron kang political allies, lalong-lalo na pagdating sa mga locals. Of course, we're open to all of these partnerships and all of these alliances. Because these alliances are important, hindi ka naman pwedeng manalo na hindi ka nag-iisa ka nga eh. Kailangan talagang marami kayong kasama because it's a nationwide election. Na it's hard to say, para sa akin, ako naging honest lang talaga ako, mas lamang po si Sara Duterte dito. Pero ano ba yung pinakapunto ko dito mga kababayan? Pagdating dito sa political allies, pwedeng humina ang pwersa nito kung hindi mag-aayos itong si Pangulong Duterte pagdating po dito sa COVID na to. Mga kababayan po kasi, kung makikita nyo po sa ibang bansa, wala na pong social distancing, wala na pong face mask, dahil po vaccinated na po lahat ng mga tao. At kung patuloy pa rin na ganito ang magiging performance si Pangulong Duterte hanggang election next year 2022, malamang
Hindi pwede itong mga rally-rally na to, hindi pwede itong mga political meeting na to, hindi pwede itong mga meeting di avance na to. So posibleng mawala na itong mga rally-rally na yan. So dito po papasok na naman ang social media. Kung hindi mag-aayos si Pangulong Duterte pagdating dito sa performance niya sa COVID-19, ipagbabawal pa rin po yung mga rally na yan dahil po social distancing. At dito naman na naman po papasok ang social media. So you get my point mga kababayan, sana nakukuha niyo po ako. So pang-apat po, at ito po ang talagang pinakakomplikado sa lahat. Si Sara Duterte po ay meron pong Smartmatic. Ayan po yan, huwag po tayo maglokohan. Ang pwede pong gumamit ng Smartmatic para makapandaya ay ang administrasyon. Sabi ng mga bobong DDS na vlogger, ang pwedeng gumamit daw ng Smartmatic ay mga dilawan. Kita nyo, panluloko ng mga hayop na to. Hindi po, mali po yun. Ang may kakayahan lang po na gumamit po ng Smartmatic para makapandaya, ito po ay ang administrasyon. Actually, nabanggit ko na nga po to sa mga dati kong mga vlogs. Pero po, ito po ang good news natin mga kababayan. Naranasan na po ni BBM ang madaya gamit ang Smartmatic. So sa tingin ko po, matalino po si BBM. Nadaya na po si BBM ng isang beses nung 2016. So sa palagay ko po, alam na po ni BBM kung paano po maiiwasan na madaya ulit. So mga kababayan, ito lang po talaga sa nang pinaka-inaasahan ko at talagang pinapangarap ko na mangyari, na tumakbo si BBM bilang presidente next year. Kahit sino pang makalaban niya, kahit si Sara Duterte pa yan, wala akong pakialam. Dahil para sa akin, uulit-ulitin ko, ayoko maging presidente ang isang taong unexperienced, hilaw pa sa politika, walang political will at walang ideology at walang plataforma. Hindi ko nga alam kung bakit gusto ng mga DDS to. Itong si Sara Duterte, wala nga plataforma to. So yun lang po mga kababayan. Sana po nakakuha po kayo ng kahit kapiranggot na info sa vlog na to. Maraming salamat. I am for BBM. Babush.